ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. May mga pagkakataon sa ating buhay na nakakaranas tayo ng mga pangyayaring mahirap paniwalaan para sa iba. Ngunit kapag ikaw na mismo ang nakaranas at nakakita nito, siguradong magbabago din ang iyong paniniwala. Minsan akala natin ay wala na tayong kinakatakutan, pero mapagtatanto natin na marami pa pala tayong hindi nakikita na maaaring sa atin naman gumambala. Sa kwento ng kabarangay natin ngayon ay paano kaya niya malalampasan ang isang karanasang nagdulot ng takot at yumanig sa kanyang paniniwala. Yan ang kwentong ating mapapakinggan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudot, mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Naisipan kong ibahagi ang kwento ko na matagal nang walang ibang nakakaalam, kundi mga malalapit kong kamag-anak lamang. Pero ngayon ay handa na rin akong ibahagi ito sa iba. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Brando, 30 anyos na, at taga-Tanay Rizal. Pero itong ikakwento ko sa inyo ay nangyari sa Quezon Province. Doon kasi kami nakatira noon. Isa po akong embalsamador sa isang punerarya. Dahil palagi akong nakakakita at nakakahawak ng mga patay, halos wala na po akong kinakatakutan. Hindi kasi ako mapaniwalain sa mga multo at kung ano-ano pang mga elemento. Batid ko na maaari akong mahusgahan ng iba. Pero isa po akong non-believer. Pininyagan po ako bilang isang Katoliko pero nawala ang pananampalataya ko sa Diyos noong magkasunod na namatay ang mga magulang ko. Parehong heart attack ang kinamatay nila. Kaya naman tuluyan na akong naulila sa mga magulang. Nangako na lang yung naiwang mag-isa. Doon ako tumira sa bahay ng tiyahin ko na si Tita Mayed sa Tanay Rizal. Dahil relihiyosa siya, madalas kaming hindi nagkakasundo, Papa Dudut. Alam niya na matagal nang nawala ang pananampalataya ko sa Diyos. Pero kahit na anong gawin niya ay hindi pa rin niya ako mapilit na magbalik loob. Isang linggo bago ang undas ay sinabihan ako ni Tita na isasama niya ako pauwi sa Quezon Province para dumalaw sa puntod ng mga magulang ko at ng iba pa naming kamag-anak na yumao. Wala sana akong balak na sumama sa kanya dahil ayaw ko nang bumalik pa roon. Puro mga pangit na alaala lamang kasi ang meron doon. Pero dahil tumulong na rin sa pangungumbinsi si Lola ay napilitan na akong sumama. Isa pa ay wala rin magmamaneho para kay Tita. May hirapan naman siya kung magkukommute dahil dagsa ang mga pasahero tuwing mag-uundas. Maaga kaming bumiyahe ni Tita noong araw na yon. Pero nang nasa kalagitnaan na kami ng biyahe, ay ganito po ang nangyari. Pusa, ayun na! Bigla ba naman tumawid? Sus Maria, Josep! Itim na pusa ba yung nakasalubong natin? Tita, hindi po natin nakasalubong. Bigla tumawid kaya munti ko na masagasaan. Buti na lang nakapreno ka agad ako. Tita, ayos lang ba kayo? Baka nasaktan kayo ha, magsabi kayo kaagad. Hindi naman ako nasaktan pero bigla akong kinabahan. Masamang pangitain yung may makasalubong na itim na pusa sa biyahe. May masama raw na mangyayari. Raw,
Kaya ibig sabihin, sabi-sabi lang. Huwag nga kayo nagpapaniwala sa mga ganun, tita. Tinatakot nyo lang sarili nyo eh. Kung malas yung tingin nyo sa itim na pusa, kawawa naman yung hayop. Kasi hindi naman nung ginusto na maging kulay itim yung balahibo niya. Nasasabi mo yan kasi hindi ka naniniwala sa mga pamahiin. Pero paano kung totoo yun? Malabo po yung sinasabi nyo, tita. Masyado lang kayo mapamahiin. Kung mapapahamak man tayo, walang kinalaman dun yung itim na pusa. Ay nako, ewan ko sa'yong bata ka. Palibhasa, iba yung sinasamba mo kaya ka nagkakaganyan. Wala akong sinasamba, tita. Kung gusto niyo po magdasal, bahala kayo. Hindi rin naman lahat ang madasalin, mabuting tao talaga. Yung kapitbahay nga natin, kada linggo nagsisimba. Pero pagdating sa chismis, siya pa'y nangunguna. May isa pa nga eh. Yung lagi niyong nakakausap, yung fake healer na madasalin ko no pero naninira naman ibang tao. May saltik yata yun eh. Oy, ang bibig mo, Brando, ha? Masyado ka nang nagiging bastos. Hindi na ako bata para pagsabihan nyo. Eh? Kaya ayoko sana sumama ngayon eh. Alam kong ganito lang yung mangyayari. Lalo na kapag nakarating tayo kina Lola. Pareho lang kayo nun eh. Baka pagtulungan nyo pa ako kapag binabaraw kayo. Ikaw lang yung nag-iisip ng ganyan. Alam nyo naman po kasi na magkakaiba na tayo ng paniniwala ngayon. Kung irerespeto nyo sa akin, hindi ko rin kayo papakailaman. Kahit na naiinis ako sa mga pinaniniwalaan nyo. Ay, kailan ka pa kaya magbabago? Hindi ko po kailangan magbago para lang maging katulad nyo. May sarili akong buhay. At ako na po yung magdidesisyon kung ano yung paniniwalaan ko. Kaya pagkatapos natin pumunta sa sementeryo, mauna na akong bumalik sa tanay. Kung magpapaiwan po kayo, kumuha na lang kayo na magmamaneho para sa inyo. Ano? Iiwan mo ako sa Quezon? Kung gusto nyo may magmaneho pa rin para sa inyo pauwi sa tanay, huwag nyo na lang akong busitin. Alam nyo na yung ibig ko sabihin. Malala ka na talagang bata ka. Kahit yata buhusa kita ng holy water, eh hindi ka natatablan. Ako yung mas nakakatanda sa'yo tapos gusto mo? Ako yung susunod sa'yo? Tita, kung ayaw nyo nagtatalo tayo, itiikom nyo na lang po yung bibig nyo. Ganun lang yung kadali. At ako naman, itutuloy ko na yung pagmamaneho. Kasi kanina pa tayo nakahinto. Sayang yung oras. Malayo-layo na sana yung natakbo nitong kotse kung hindi tayo nag-aksay ng oras sa pagtatalo sa wala namang kwentang bagay. Ay, mabuti pa nga. May pakiusap lang sana ako sa'yo pagdating natin sa bahay ng lola mo. Ano na naman yan, tita? Kung ako, nababastos mo ng ganyan, sana naman, pigilan mo yung sarili mo na magsalita ng kung ano-ano kay nanay. Matanda na siya. Baka atakihin pa sa puso kapag nagalit ng sobra. Mas relihiyosa siya sa akin. Kaya pakiusap lang. Umayos ka sa pagsagot-sagot mo sa kanya. Makapagsalita kayo para namang napakasama akong tao. Ay pero masama yung tabas ng dila mo. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya kung hindi mo kayang irespeto ang paniniwala ko, kahit magpanggap ka na lang kapag kaharap mo si nanay. Sige, susubukan ko. Pero hindi ko kaya mangako, tita. Kilala niyo naman ako. Kapag may narinig ako na hindi ko nagustuhan, sinasabi ko talaga ng harapan. Papa Dudot, isa yon sa madalas naming pagtalunan ni Tita Mayet. Bukod kasi sa isa akong non-believer, hindi rin ako nagpapaniwala sa mga pamahiin ng mga matatanda. Para sa akin ay kasinungalingan lamang ang mga yon. At tinatakot lang ng mga kabalbalan na yon ang mga tao para sa walang kwentang dahilan. Nung makarating kami sa bahay ni Lola ay ikinuwento agad ni Tita Mayet ang tungkol sa nangyari sa biyahe. Gaya ng inaasahan ko ay nagkasundo silang dalawa na parehong mapamahiin. Pero para hindi na madugtungan pa ang naging pagtatalo namin ni Tita ay hinayaan ko na lamang sila papadudod. Isa pa ay sinabi naman ni Lola na uuwi rin doon ng pinsan kong si Oman. Sa lahat ng mga pinsan ko ay siya lang ang pinakakasundo ko. Matagal-tagal na rin kaming hindi nagkikita kaya na-excite ako sa pagdating niya. Dahil wala naman akong magawa noon sa bahay ng Lola ko. Madalas akong umalis tuwing umaga at bumalik na lamang bago magtanghalian. Hindi kasi ako makatagal sa bahay. Kung hindi ako lelekturan ni Tita, si Lola naman ang nangungulit na sumama ako sa pagdarasal nila.
Isang araw sa paglilibot ko sa lugar namin sa Quezon ay napadpad po ako sa isang bakanteng lote na katabi ng isang abandonadong bahay. Nag-iisa lamang ang bahay na yon doon sa kalsada na yon, Papa Dudut. Giba-giba na ang dingding nito at butas na rin ang bubong na ginapangan na ng mga damo. Pero ang mas nakaagaw pansin sa akin ay yung krus na gawa sa simento na medyo nakausli sa bumabalot na mga damo doon sa bakanting lote. Lalapitan ko na sana yon noong mapahinto po ako sa paglalakad. Napagtanto ko kasi na isang may kalalimang hukay pala sana ang hahakbangan ko. Natakpan lamang ito ng malalagong mga damo nang muli kong tingnan ang krus at ang bakanting hukay. Naisip ko na baka dati yung pinaglibingan pero inilipat lamang ang labi ng sinumang nakalibing doon. Nakakatakot mang isipin para sa iba. Pero may mga tao talaga na kapag masyado nilang mahal yung yumao nilang mahal sa buhay, ay doon na mismo nila inililibing sa bakuran nila. Papa Dudut, pabalik na sana ako noon sa bahay nang mapansin ko mula sa aking kinakatuyuan ng isang babae na naglalakad papalayo. Nakasuot ito ng itim na bestida. Ang ipinagtataka ko lang noon, wala naman akong napansin na babaeng dumaan mula sa likuran ko kaya hindi ko alam kung saan siya nang galing. Nang kumurap-kurap ako ay bigla na lamang itong nawala. Hindi tuloy mawala-wala sa isipan ko ang bakanting hukay at yung babaeng nakita ko hanggang sa makauwi ako sa bahay ng lola ko. At nang dumating si Oman, kaagad ko yung ikinuwento sa kanya, Papa Dudut. Alam mo, Insan, ito talaga yung namiss ko rito sa probinsya. Yung nakatambay sa labas ng bahay tapos may siga sa harapan natin. Halak na lang kulang. Sige, bumili ka kung kaya mo. Tignan ko lang kung hindi ka paghahampasin ni Lola ng walis tingting. Yun na nga eh. KJ si na Lola at Tita Mayet. Hayaan mo na. Mga nagkakaedad na kasi kaya pagpasensya na lang natin. Ano pa nga ba? Nga pala, kumusta trabaho mo sa Rizal? Wala namang bago. Mga patay pa rin naman ang nakakaharap ko. Langya, di ka ba nauumay sa mga patay? Nauumay pero trabaho yun eh. Para namang may iba akong pagpipilian. Eh ikaw ba? Kamusta sa trabaho mo? Ayos naman. Nasa 25th floor na yung ginagawa naming building. Okay din naman pasahod dun. Pero kapag tatanga-tanga ka sa trabaho, maaga ka talagang paglalamayan. Ingat ka. Ayoko mag-imbalsa mo ng kamag-anak ko. Tsaka tandaan mo, walang nabibili yung pangalawang buhay sa palengke. Alam ko naman yun, pero minsan talaga, hindi na iiwasan yung aksidente kapag oras ng trabaho. Ano yun? La, parang may dumaan. Ha? Wala naman ah. Hindi, may nakita talaga ako. Kaso ang bilis eh. Baka naman guni-guni mo lang yun. Alam mo ikaw, parang ang si Tita Mahit, hilig yung takutin sarili nyo. Gagi, mag-uundas na kaya. Malapit na pista ng mga patay. Patay na nga sila, di ba? Kalokohan naman kung babangon yung mga yun para takutin ka. Hindi ka ba talaga naniniwala sa multo? Hindi. Eh sa aswang at maligno? Mas lalong hindi. Igagaya mo pa ako kina Lola. Kaya masyadong matatakutin kasi kung ano-ano'y pinaniniwalaan. Ay, nakaka-stress silang kasama. Kapag kinontra ko sila, galit na galit naman sa akin. Kung hindi ka sang-ayon sa mga pinaniniwalaan nila, matuto ka rin kasing itikom yung bibig mo. Para di kayo nagtatalo. Wala ka rin kasing preno minsan eh. May ba ako insan? Di ba, madalas ka namang umuwi rito? Oh, bakit? Kahapon kasi, naglibot-libot ako dito lang sa poblasyon. Naalala mo yung madalas nating kuhaan ng bayabas nung high school pa tayo? Ah, oo. Pero di na ako pumupunta ron. Kahit malalaki na yung mga bunga ng bayabas. Nakakatakot naman kasi yung abandonadong bahay sa tapat nun. Tapos yung katabing lote, dating pinaglibingan nung may-ari. Kilala mo ba kung sino yung inilibing dun? Hindi. Nalaman ko lang sa kakilala ko na yung may-ari pala ng bahay yung inilibing dun. Lakas nga ng trip eh. Sa tabi pa mismo ng bahay. Parang ayaw iwanan yung lupa niya.
Buti na lang wala silang kapitbahay, kundi maglalayasan mga yun. Ikaw ba naman may kapitbahay na puntod eh? Parang ang hirap makatulog pag ganun. Kung ako yun, baka tambayan ko pa. Hindi ako takot sa mga ganyan. Saka kung totoo man yung mga multo-multo na yan, edi sana noon pa ako nakakita. Sa funeraria ako nagtatrabaho. Minsan inaabot pa ako ng gabi ron. May pagkakataon pa nga na mag-isa lang ako habang nag-iimbalsa mo ng patay. Yabang nito. Hintayin mo lang, may magpapakita rin sa'yo. Kung may magpapakita man sa akin, sana malaking hinaharap saka matambukan likuran. Diretso ka agad sa kwarto pag ganun. Sira ulo. Narinig mo yun? Gagi, kinikilabutan na ako. Pasok na kaya tayo sa bahay. Naduwag ka na naman. Sabi kasi ni Lola, kapag umaalulong daw yung aso, ibig sabihin daw may nakikita yung nakakaibang nilalang. Pwedeng multo o pwede rin. Kung hindi multo, baka aswang na yung meron dito. Tara na! Papa Dudot, natawa na lamang ako noon sa pagiging matatakutin ng pinsang kong si Oman. May pagkapasaway siya at sakit din sa ulo ng mga magulang niya noong high school pa lamang kaming dalawa. Pero may ganong side talaga siya. Madalas kong tawanan ang pagiging matatakutin niya dahil kahit simpleng kaluskos lang sa dilim ay kinakabahan na si Oman. Tungkol naman sa bakanting hukay na kinakatakutan ng pinsan ko ay mas naging interesado ako sa kwento ng dating nakalabing doon. Kung bakit doon piniling ilibing ang katawan nito noong mamatay at kung bakit inalis sa bakanting lote ang bangkay nito matapos ang ilang buwan. Marami pa kasing naikwento noon sa akin si Oman na nalaman niya lang din sa mga kakilala niya. Hindi ko alam kung totoo ang mga yon pero wala na rin naman akong ibang pwedeng pagtanungan. Kung si Tita Mayet naman ang tatanungin ko, siguradong hahaluan na naman niya yon ng kung ano-anong mga may kinalaman sa relihiyon. Nang dumalaw kami sa sementeryo para linisan ang puntod ng mga magulang ko at ng iba pa naming kamag-anak, napansin ko noon yung kalapit na puntod ni Lolo. Nang itanong ko kay Tita Mayet kung kamag-anak din ba namin ang nakalibing doon, nagulat ako nang malamang doon pala inilipat yung dating nakalibing sa bakanting hukay na nakita ko. Pero mas nasurpresa ako sa nalaman ko na kilala pala ng tita ko yung taong yon noong nabubuhay pa. Marami pa sana akong gustong itanong kay tita, pero iniba na niya ang usapan. Yung puntod ni Lolo ang huli naming nilinisan noong araw na yon. Pagkatapos noon ay uuwi na sana kami ng maagaw ang pansin ko ng kwintas na nasa paanan ng kalapit nitong puntod. Nadumihan lamang ito pero sa tingin ko ay ginto ang kwintas na yon. Nang tawagin ako ni tita ay dali-dali kong binulsa yung kwintas at dinala na lamang pauwi para linisan. Papa Dudot, wala akong kaideya-ideya noon na yung isang pagkakamali ko pa lang yon ay magdudulot ng bangungot sa buhay ko. Papa Dudot, hindi ko maunawaan kung bakit gano'n na lamang ako ka-invested sa nakalibing sa kalapit na puntod ni Lolo. Sigurado naman ako na hindi namin ito kamag-anak dahil kung sakali man ay matagal na sanang nasabi sa akin ni tita ang tungkol doon. Pero bukod sa alam ko na yung may-ari ng abandonadong bahay ang nakalibing sa puntod na yon, ay wala na akong ibang alam. Tuwing nagtatanong naman ako sa tita ko ay kapansin-pansin ang pag-iwas niya. Hindi naman ako nag-isip ng kung ano dahil baka natatakot lamang siya na pag-usapan ang tungkol sa isang patay na hindi naman namin kaano-ano. Walang nakaalam ng tungkol sa kwintas na nakuha ko sa puntod. Nilinisan ko ito at nakumpirmang ginto nga ang kwintas na nakuha ko matapos kong ipatingin sa isang sanglaan. Natuwa pa ako noon dahil pwede ko pa yung ibenta ng may kamahalang presyo. Pero may parte rin sa akin na parang gusto ko na lamang yung itago. Hindi ko alam kung bakit pero sa tingin ko ay may sentimental value ang kwintas na yon. Hindi ko lang sigurado kung sino ang tunay na may-ari noon
dahil posibleng may nakahulog lang ng kwintas sa parteng yon ng sementeryo. Ilang araw mula nang makuha ko ang kwintas ay nagkaroon ako ng isang masamang panaginip. May isang babae na sumasakal sa akin at parang gusto akong patayin sa panaginip na yon. Mabuti na lamang at nagising ang pinsang kong si Oman. Pero kahit na ilang araw na rin ang lumipas ay hindi pa rin yon maalis sa isip ko. Para saan ba yung krus na nakasabit sa pinto nitong kwarto? Ano yan, panakot sa multo? Protection yan, sabi ni Lola. Protection nga saan? Kahit naman sabihin ko sa'yo, eh hindi ka naman naniniwala sa mga masasamang elemento, di ba? Buti alam mo. Pero di ba, takot na takot tayo sa aswang nung high school pa tayo? Yung matanda na lagi nating nakikita sa may ilog, naaalala mo pa? Oo, naaalala ko pa. Akala ko nga, totoo yung mga panakot sa atin noon eh. Pero ngayong matanda na ako, hindi na ako naniniwala sa mga elemento na yan. Maniniwala lang ako kung magpapalit ng anyo yung matandang yung sarapan ko mismo. Pero hanggat hindi ko nakikita, parang hirap namang maniwala. Pambihira to. Maranasan mo sanang aswangin para maniwala ka. Sus! Kung totoo man yan, matagal na sana ako na biktima. This oras ng gabi, nasa labas pa ako. Pero wala namang aswang na lumalapit sa akin. Mas inaalala ko kung may bigla na lang bubutas sa tagiliran ko tapos kukunin lahat ng gamit ko. Ay, ang hirap talagang baliin yung paniniwala mo. Magtitimpla muna ako ng kape. Mukhang di agad ako makakatulog nito. Ikaw naman kasi, nakakatakot kang bangungutin. Ilang araw nang nakalipas. Isang beses lang naman yung nangyari. Pero inervyos mo, pang isang taon na. Sino ba namang hindi ninervyosin? Hindi ka na makahinga nung ginigising kita. Ano ba kasing napanaginipan mo nun? Wala yun. Hindi ko na nga maalala eh. Teka, akala ko ba magtitimpla ka ng kape? Nagbago na isip ko. Bigla ako natakot pumunta ng mag-isa dun sa kusina. Tulog pa naman na sina Lola. Pakiramdam ko kasi, lagi may sumusunod sa akin o kaya may nakatitig sa akin kapag mag-isa lang ako. Alam ka namang samahan pa kita. Para kang bata o matakot. Sa punerarya ba, hindi ka pa nakaranas ng kahit anong kababalaghan? Gaya ng ano, yung biglang didilat yung patay. Oo, yung mga ganun. May mga ganung pagkakataon pero may paliwanag naman kami ron. Minsan kasi may mga namamatay ng nakadilat tapos sinahayaan na lang ng pamilya. Kapag hindi nila naipikit yun bago pa kunin ng punerarya at tumagal ng nakadilat yung bangkay, hindi nasasara yun ng basta ipipikit mo lang. Naranasan ko yun yung first time ko palang sa pag-iimbalsa. May isinara akong mata tapos may ginawa lang ako sandali. Pagbalik ko, nakadilat na ulit. Doon ako unang beses nakaramdam ng takot kasi bukod sa matanda na yung namatay, humpak pa yung magkabilang piske tapos ang lalim na ng mga mata. Isipin mo, nakadilat yun tapos nakaharap pa sa'yo. Grabe, nakakatakot pala talaga magtrabaho sa punerarya. Sa una lang yun, pero kapag nasanay ka na, matatawa ka na lang din sa nangyayari. Paano naman yung mga patay na pero biglang gumalaw? Normal din ba yun? Hindi. Imposibleng mangyari na gumalaw pa ang isang taong patay na. Ah, ganun? Pero may nangyari ng ganun habang nag-iimbalsa ka? Yung biglang gumalaw yung patay? Oo. Talaga? Anong ginawa mo? Wala. Alam ka naman kumaripas ako ng takbo. Pero bakit kaya gumalaw yun? Nagpaparamdam siguro. Baka nakalimutan magpaalam sa mahal niya sa buhay. Walang iya. Kung ako nasa posisyon mo, hindi ko kakayanin yun. Uuwi talaga ako. Patay na yun. Hindi na yung babangon para lumakad at manakot gaya ng iniisip mo. Pero may mga pagkakataon talaga na gumagalaw yung patay. Yun eh, pag malakas ang daloy ng formalin sa mga ugat. Ano, okay na? Ikaw kasi, ang bilis mong matakot. Kahit ano pang paliwanag mo, nakakatakot pa rin talaga. Habang nagkwekwentuhan kami noon ni Oman ay bigla na lamang bumagsak sa sahig yung krus na nakasabit sa pinto ng kwarto namin. At nang i-check yun ni Oman, napaka-imposible raw na mahulog yung krus sa pagkakasabit nito kung walang magtatanggal. Nang sabihin yun ni Oman ay napansin ko naman noon yung paggalaw ng kurtina sa bintana. Nung tinitigan ko yon ay parang may nabuong imahe
ng isang babae. Hindi ko alam kung nakasuot ba ito ng itim na bestida o sadyang anino lamang yung nakita ko. Kahit ayokong matakot ay napalunok na lamang ako noon. Aminado ako na medyo kinakabahan na rin ako, Papa Dudut. Kinabukasan ay nag-decide na lamang kami na hindi sabihin kina Lola at Tita Mayet yung nangyari kinagabihan para hindi na sila mag-isip pa ng kung ano. Dalawang araw na lamang kami noon at babalik na kami ni Tita sa Rizal, kaya bala ko sanang sulitin ang pananatili ko sa poblasyon. Noong araw na yon ay may pinuntahan si Oman, kaya ako lang ulit ang mag-isang umalis ng bahay. May mga araw na gusto ko sanang itodo ang paglilibot, pero hindi naman kami makapunta sa ibang lugar dahil mas gusto ni Lola na magkakasama kami. Ang kaso, nakakainip kasi sa bahay kaya umalis pa rin kami ng pinsan ko. Kaya lang ay hindi kami makalayo dahil kailangan naming bumalik kapag oras na ng pananghalian o ng hapunan. Para ko sanang maligo sa ilog noong araw na yon, pero bago pa ako makarating doon, nakasalubong ko yung matandang na pagkamalan ni Oma na aswang sa lugar namin. Aaminin ko na medyo kinabahan ako noon sa pagtitig ng matanda. At ang hindi ko inaasahan, Papa Dudut, ay nung kwelyuhan ako ng matandang lalaki na yon at nanlilisik ang mga mata. Binalaan niya ako tungkol sa kwintas na kinuha ko sa isang puntod sa sementeryo. Oh, gising ka na pala. Magkape ka na. Nakabili ako ng pandesal sa naglalako kanina. Kainin mo na habang mainit pa. Si Oman po. Nagja-jogging sa labas. Kanina pa yun umalis. Aayain ka nga raw sana pero masyadong mahimbing yung tulog mo eh. Ganun po ba? Tita, may tatanong sana ako sa'yo. Ano yon? Yung matanda po na nakatira banda rin sa may ilog. Kilala niyo po ba yun? Nakikita na namin yun nung high school pa kami ni Oman. Pero hindi ko na nausisa kung sino talaga siya. Ano bang itsura? Baka kasi iba yung matukoy ko. Mahaba yung buhok tapos mahaba rin yung balbas. Mas maliit siya sa akin. Mga hanggang balikat ko lang yung taas niya. Sa mukha naman… May nunal ba siya sa kaliwang pisngi? Teka, nunal? Oo, naalala ko na. Meron nga. May sinabi ba siya sa'yo? Wala naman. Bakit tita? May kailangan ba siyang sabihin sa akin? Ha? Wala naman. Naisip ko lang kasi baka tinakot ka rin ng matandang yon. Eh di, kilala niyo nga po siya. Oo, kilala ko siya. Ano pong pangalan niya? Tsaka bakit parang lagi siyang galit kung makatingin? Ay, ang dami mong tanong, Brando. Mag-almusal ka na. Lalabas lang ako sandali. Ay, kala ko pa naman masasagot na yung mga tanong ko. Lalo lang palang madadagdagan. Uy, Insan, gising ka na pala. Kakagising mo lang? Oo, daya mo ha. Di mo man lang ako ginising kanina. E di sana, nasamahan kita. Puyat ka kasi nung nakaraang gabi, kaya inayaan na kitang makabawi ng tulog. Nga pala, nakasalubong ko si tita kanina. Ba't ganun itsura nun? Nag-away ba kayo? Ha? Hindi ha. Nagtanong lang naman ako kanina tungkol doon sa matandang sinasabi mong aswang kahit hindi naman. Oh, kala ko ba hindi ka naniniwala sa akin? Eh bakit ngayon? Bigla ka na curious doon sa matanda. Gusto ko lang kasi malaman kung bakit palaging galit yung matandang yun. Kahapon kasi, maliligo sana ako sa ilog. Kaso nung nakasalubong ko siya, kinuyalyon ba naman ako? Parang ang laki ng galit sa akin eh. Baka kasi inunahan mong titigan ng masama, kaya ka sinugod. Loko, anong tingin mo sa akin? Takaw gulo? Siya talaga yung nauna. Binalaan pa nga niya ako tungkol sa… Huwag na nga natin siya pag-usapan. Nababadrip lang ako eh. Baka kapag nakita ko ulit yun, hindi na ako makapagtimpi sa kanya. Masyado ka kasing mainit eh. Ang mabuti pa, mag-almusal na tayo. Mabuti pa nga. Nga pala, sasama ako kay Lola mamayang hapon. Baka gusto mo rin. Saan naman kayo pupunta? Magsisimba. Seryoso ko ba? Tinanong mo pa talaga ako ha? Nagbaka sakali lang. Alam ko namang di ka talaga sasama kaya di na kita pipilitin. Baka masunog ka pa rin eh. Ayoko pang mabawasan ng pinsan. Pinsan, pag masamang damo, matagal mamatay. Masamang damo ka naman talaga. Pero dun sa matagal mamatay,
Di ka sigurado. Sira ulo, parang gusto mo na akong mamatay ah. Biro lang. Saka ka na mamatay kapag marunong na ako mag-embalsa mo. Paglalaroan ko yung katawan mo. Tanga, mumultuhin kita. Oh, kala ko ba hindi ka naniniwala sa multo? Nagbibiro lang tayo, di ba? Kaya huwag mo rin seryosohin yung mga sinasabi ko. Okay, sabi mo eh. Papa Dudut, hindi ko binanggit noon kay Tita Mayet ang buong pangyayari noong nagkita kami ng matandang tinutukoy ko. Hindi ko rin yon sinabi sa pinsang kong si Oman. Sinakyan ko na lamang ang mga biro niya kahit na medyo napapaisip na rin ako ng mga oras na yon. Noong nakita ko kasi yung matanda ay binangungot ulit ako kinagabihan. Kung hindi lang ako noon nahulog sa kama ay hindi pa ako magigising. Sa panaginip ko ay meron na namang babae. Pero sa ikalawang pagkakataon na napanaginipan ko siya ay mas naging agresibo na siya. Sinasakal niya ako noon at dinudukot ang mga mata ko habang nakapikit ako. Mula noon ay hindi na nawala sa isipan ko ang babaeng yon. Sumasakit na lamang talaga yung ulo ko tuwing iniisip ko kung sino siya at bakit niya ako ginugulo sa mga panaginip ko. Pagsapit ng hapon, inaapoy na ako ng lagnat at yon ang naging dahilan. Kaya hindi kami natuloy ni Tita Mayet sa pagbalik sa Rizal. Inabot kasi ng mahigit isang linggo yung trangkaso ko. Hirap na hirap din akong makatulog noon dahil sa masamang panaginip na paulit-ulit na gumugulo sa akin. At tuwing gising naman ako, nagpaparamdam sa akin yung babae. Nagpapakita siya na nakatayo sa may bintana ng kwarto namin. Nakatitig siya sa akin tapos ay bigla na lamang nawawala. Minsan naman kapag nakakaidlip ako, bigla na lang akong magigising dahil sa malamig na bagay na dumadampi sa mga paa ko. Doon ako binalot ng takot dahil hindi na basta-basta yung nangyayari sa akin noong panahong yon. Sa tagal ko na kasing nagtatrabaho sa punerarya, ni minsan talaga ay hindi pa ako nakakita ng multo. Kaya yon pa lamang ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganon. Mula nang magparamdam sa akin ang kaluluwa ng isang babae na hindi ko naman kilala, hindi na ako natahimik. Takot na akong matulog noon sa pangambang babangungutin ulit ako at hindi na magigising pa. Pero kahit na gising ako, nararamdaman ko pa rin ang pagpaparamdam ng kaluluwang yon at hindi ko alam noon kung kailan ako nito lulubayan. Papa Dudut, bukod sa masasamang panaginip, nakaranas na rin ako ng kababalaghan sa bahay ni Lola. Kung noon ay wala akong takot na lumalabas ng kwarto namin para kumuha ng inuming tubig sa kusina. Nang mga sandaling yon ay para na lamang akong nakapako sa aking kama. May pagkakataon kasi na habang nagsasalin ako ng tubig ay may malamig na dumapo sa balikat ko. At pagkatapos noon ay bigla na lang bumagsak yung hawak kong baso kahit na mahigpit ang pagkakahawak ko roon. Nagets ko na noon yung sinasabi ni Oma na parang may sumusunod sa kanya tuwing mag-isa lamang siya sa kusina. Nang gabing medyo buwaba na yung lagnat ko ay lumabas ulit ako ng kwarto para magtungo naman sa banyo. Iisa lang kasi ang banyong ginagamit namin sa bahay ni Lola at naroon pa yon sa may kusina. Hindi ko pa noon pinipihit yung doorknob pero bigla na lamang bumukas yung pinto na parang may nauna nang pumasok noon. Nagdalawang isip ako kung tutuloy pa ba ako o babalik na lamang sa kwarto. Pero dahil masama ng lagay ng tiyan ko ng mga sandaling yon, ay parang nilunok ko na lang lahat ng nararamdaman kong takot. Noong palabas na sana ako ng banyo ay bigla na lamang namatay yung ilaw. Madilim yung banyo at may kaunting liwanag lang na nanggagaling sa bintana. Noong tumingala ako para tingnan ang bintana ay may nakita akong bata. Purong puti ang mga mata at nakangiti na halos tatawa na. Pinigilan kong mapasigaw ng mga oras na yon pero ramdam ko na ang matinding takot.
Dali-dali na lamang akong lumabas ng banyo at walang lingon-lingon na dumiretso sa kwarto namin ni Oman. Nang tignan ko yung pinsang ko ay napakahimbing pa rin ang tulog niya. Gusto ko sana siyang gisingin pero nahiya na ako noon dahil baka sabihin niya na nilalamo na ako ng kaduwagan. Papa Dudot, hindi pa roon natapos ang kababalaghang naranasan ko sa bahay ni Lola. May isang gabi pa na nagising ako na may babaeng nakaupo sa may paanan ng kamang kinahihigaan ko. Pero ang hindi ko noon makakalimutan ay yung napansin kong itim na marka sa lieg nito, Papa Dudot. Tol, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? May babae! May babae sa paanan ng kama ko, Oman! Nakita ko siya kanina! Ha? Uy, Tol, di magandang biro yan, ha? Kinikilabutan ako. Hindi ako nagbibiro! Nakita ko kanina yung babae! May sugot siya sa leg tapos nakatingin siya sa akin! Ano? Seryoso ka ba? Siya rin yung babae nagpapakita sa panaginip ko na sumasakal sa akin at gusto akong patayin! Gagi, Tol! Nakakatakot na talaga yung mga sinasabi mo. Matagal mo na bang napapanaginipan yun? Oo! Mula nung bumisita tayo sa puntod ni Lolo, naulit yun nung makita ko yung matanda sa may tabing ilog! Ha? Anong connect nun? Pambihira! Kung tatagal pa tayo rito, mauuna pa akong mabaliw kaysa sa'yo dahil sa mga nangyayari. Ano nangyari? May narinig akong sumigaw, ah! Sino yun? Si Brando po, tita. May nakita raw siyang babae kanina sa may paanan ng kama niya, tapos nakatitig sa kanya. Ano? Totoo ba yun, Brando? Totoo po, tita. Diyos ko! Bakit naman may magpapakita sa'yo rito? Sandali. Sinong naglagay nitong upuan sa paanan ng kama mo? Nandiyan na po talaga yan ang magising kami kanina, tita. Hindi po kami ni Brando naglagay niyan dyan. Ano ba meron sa upuan na yan? Hindi kayo dapat naglalagay ng bakanting upuan sa tabi o kahit sa paanan ng kama habang natutulog. Masama yan! Bakit po masama? Hindi nyo dapat binibigyan ng pagkakataon ng demonyo na gambalain kayo lalo na sa pagtulog ninyo. Kailan ka pa nagsimulang makakita ng kaluluwa, Brando? Mula noon nang galing tayo sa sementeryo. Tapos nasundan pa yun nung nakita ko yung matandang sinasabi ko sa inyo. Ay! Kailangan tong malaman ng lola mo. Tita, wag na. Baka kung ano na naman ipagawa sa akin ni lola. Hanggang kailan mo ba paninindigan yung baluktot mong paniniwala? Ha? Kaya ka nagkakaganyan kasi kasalanan mo rin. Ngayon, paano ka namin tutulungan kung sarado pa rin yung utak mo? Tita, wag na po kayo magtalo. Pag-usapan nyo na lang po yan bukas. Mabuti pa nga. Sumasakit lang yung ulo ko dyan sa pinsan mo. Ay... Bantayan mo na lang si Brando. Kapag binangungot uli, dasalan mo para magbago ang isip niya kahit kaunti. Kung nakakatakot yung nangyari sa'yo, mas nakakatakot magalit si tita. Winokauta na nga tayo eh. Nag-alala na sa'yo kanina, naudlot pa dahil dyan sa pagmamatigas mo. Isa ka pa eh. Anong gusto mong gawin ko, magdasal? Ano akala mo ron? Gamot na magpapawala nito nangyayari sa akin? Yan ka na naman eh. Siyempre, kahit anong sabihin ko, mamasamain mo. Hirap mo naman ipagtanggol? Oman, pinagtutulungan na ako ni Lola Tita. Huwag ka na makisali, pwede. Kapakanan mo lang din naman iniisip ko. May mga pangyayari kasi talaga na ang hirap-hirap ipaliwanag. Pero paano kung totoo yung sinabi ni Tita? Baka nga masamang espiritu yung gumugulo sa'yo. Kaluluwa ng isang babae ang gumugulo sa akin. Hindi ko naman kilala kung sino yun. Hindi mo kilala? Eh bakit nagpapakita sa'yo? Mamaya, isa pala yun sa mga babaeng pinaiyak mo. Pinaiyak? Wala nga lumalapit sa akin. Hindi ko nga alam pero parang nandidiri yung mga babaeng pinupormahan ko kapag nalalaman nila kung anong trabaho ko. Baka naman natatakot. Nadidiri o natatakot, isa lang ang ibig sabihin nun. Ayaw nila sa akin. Pero nakakapagtaka talaga kung sino yung nagpaparamdam sa'yo. Hindi kaya... May nagambala kang puntod nung pumunta tayo sa sementeryo? Papa Dudot, napaisip ako sa tanong na yon ni Oman. Wala naman akong ibang puntod na binibisita maliban sa mga kamag-anak namin at sa mga magulang ko.
Kung ang tinutukoy niya yung bakanting hukay na nakita ko ay wala namang nakalibing doon noong puntahan ko yon. Marami akong hindi maintindihan. Marami akong mga tanong noon na gustong masagot pero pakiramdam ko ay wala naman talagang makakatulong sa akin. Tungkol naman sa pamahiing sinabi ni Tita Mayet, masama raw maglagay ng bakanting upuan sa tabi o sa paanan ng kama dahil may uupo raw na demonyo o masamang espiritu doon na maaaring dumalaw sa panaginip ng taong binabantayan nito. Minsan pang araw, ito rin ang nagiging sanhi ng sleep paralysis. Nakakatawa mang isipin na masama palang maglagay ng bakanting upuan sa tabi ng kama ay medyo napaisip din ako noon. Hindi lang kasi isang beses na nangyari ang masamang panaginip ko na gumugulo sa isipan ko. May isang pagkakataon pa na nagising ako na hindi ko maigalaw ang katawan ko. Pero alam kong gising ako noon. Habang pinipilit kong bumangon, parang may mahinang boses na bumubulong sa akin ng mga sandaling yon. Hindi ko yon maintindihan pero kinilabutan ako. Lalo na noong naramdaman ko na parang hindi na ako nag-iisa sa kama. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko noon at nagpanggap na wala akong napapansin sa paligid ko. Kinaumagahan, laking pasasalamat ko na noong tuluyan na akong gumaling sa trangkaso. Pero kahit maayos na ang pakiramdam ko ay hirap na hirap pa rin akong makatulog sa gabi. Gusto ko sanang umuwi sa Rizal pero ayaw akong palisin ni Lola. Sabi niya, susundan daw ako ng kaluluwang gumugulo sa akin kahit saan ako magpunta. Dahil gusto ko nang matapos ang problema ko noon, nagdesisyon na akong sabihin na lamang kay Tita Mayet ang totoo. Baka sakaling kapag ginawa ko yon, ay magkaroon na ng linaw ang mga nangyayari sa akin. Ano? Gusto mo nang bumalik sa tanay? Gustong gusto ko nang umuwi, tita. Kailangan na rin ako sa trabaho ko. Paano tayo makakauwi kung ganyan yung nangyayari sa'yo? Ano ba talagang gusto niyong gawin ko? Eh hindi ko nga kayo maintindihan kung bakit ayaw niyo ako paalisin dito eh. Hindi niyo rin naman mapipigilan yung pagsunod ng kaluluwa sa akin, di ba? Pakiramdam ko nga, may hindi kayo sinasabi sa akin. Ikaw yung may hindi sinasabi sa akin, Brando. Anong sinasabi niyo? Alam ko na may ginawa kang kalokohan, kaya nangyayari sa'yo yan. Ngayon pa lang, magsabi ka na ng totoo. Wala akong ginawa, tita. Ay sige, magsinungaling ka pa. Ay, sige na, sasabihin ko na. Nung pumunta tayo sa sementeryo, may nakita ako sa tabi ng isang puntod. Anong nakita mo? May nakita akong kwintas doon sa may puntod, tapos inuwi ko. Ano? Matutuyuan ako ng dugo sa iyong bata ka! Pasensya na kung ngayon ko lang nasabi yung tukol sa kwintas. Alam ko naman kasi kung ano magiging reaksyon yun ni Lola. Ano ka ba naman? Hindi ka na bata para magtago pa ng ganyang kalokohan! Gusto kong makita yung kwintas. Kailangan mo yung ibalik sa pinagkunan mo. Hindi ka dapat kumukuha ng gamit ng isang taong patay na. Eh nandun lang naman sa gilid ng puntod yung kwintas eh. Pwedeng minakaiwan lang nun. Kaya hindi natin masasabi na nakalibing yung kwintas kasama nung bangkay. Mangangatwirang ka pa talaga? Nasaan yung kwintas na kinuha mo? Akin na! Ay, sandali lang tita. Kukunin ko lang sa bulsa ko. Gusto ko talaga ipakita sa inyo to eh. Eto po. Sus Par Joseph! Sa puntod mo ba nakuha ito? Sabi ko nga po, nasa may gilid lang. Puro lupa pa nga yun nung nakita ko. Nilinisan ko lang. Imposible! Ano pong imposible? Kay Katrina tong kwintas na to. At sa pagkakaalala ko, isinama lahat ng mga gamit niya noong inilibing siya. Walang itinira kahit isa! Ha? Lahat ng gamit niya isinama sa libing? Parang hindi naman kapanipaniwala yun. Pero teka, paano niyo nalaman na yung Katrina yung may-ari ng kwintas na yan, tita? Sa pagkakasabi niyo kasi, parang sigurado-sigurado na kayo eh. Hindi ko makakalimutan tong kwintas na to. Dahil nakita ko to, nasuot niya nung araw bago siya mamatay. Bakit ba siya namatay? Sa reaksyon niyo, parang masyado masalimuot yung pagkawala niya.
Parang takot na takot kayo. Dahil hindi basta-basta yung naging pagkamatay ni Katrina. Nagpakamatay siya. Nagbigti siya. Suot itong kwintas na to. Ha? Seryoso ba kayo? At bakit naman ako magbibiro sa ganitong bagay, ha? Hindi mo dapat kinuha ito. Kailangan maibalik sa puntod ni Katrina itong kwintas. Pero paano yan napunta sa ibabaw ng puntod kung isinama yan sa libing? Posibleng may nagtabi ng kwintas na to at ibinaon lang sa gilid ng puntod niya. Tapos naulanan kaya lumitaw yung kwintas? Ayos ah, ako pa talaga yung unang nakakita. Hindi mo to kukunin kung hindi naglikot ang utak mo doon sa bakanteng hukay kung saan unang inilibing yung bangkay niya. Teka nga tita, sino ba kasi yung Katrina na yun? Anong koneksyon niya sa pamilya natin? Kamag-anak ba natin siya? Hindi natin siya kamag-anak. Pero malaki yung koneksyon niya sa pamilya natin, lalo na sa tatay mo. Papadudot, natigilan ako sa sinabi ni tita na may kinalaman sa yumao kong amang babaeng may-ari ng kwintas na nakuha ko sa sementeryo. Dahil sa curiosity ko noon ay napilitan ng magkwento si Tita Mayen. Doon ko lang nalaman na yung Katrina palang tinutukoy niya ang unang asawa ng tatay ko. Noong hiwalayan niya ito para panagutan ng nanay ko ay hindi raw nito natanggap yon at nagpa siyang magpatiwakal na lamang. Tungkol naman sa kwintas na nakuha ko sa may puntod nito, tatay ko raw ang nagregalo noon sa una niyang asawa. Doon ko lang lubos na naunawaan kung bakit sa akin nagpapakita ang kaluluwa ni Katrina. Sa unang pagkakataon ay naniwala ako sa mga pamahiin ni tita. Binalik ko ang kwintas kung saan ko ito mismo nakuha. Ibinaon ko yon sa lupa at medyo nilaliman yung hukay para wala nang iba pang makakuha. Humingi na rin ako ng paumanhin sa puntod ni Katrina. Parang nabunutan ako ng tinik matapos kong ibalik ang kwintas sa pinagkunang ko nito. Hindi naman kasi talaga yon para sa akin, para itago ko pa at hindi sabihin kina Tita Mayet na ako ang nakakuha. Papa Dudot, nagbabalak na kaming bumalik noon sa Rizal sa pag-aakalang maayos na ang lahat. Akala ko kasi kapag naibalik ko na yung kwintas ay hindi na muli pang magpapakita at manggugulo sa akin ang kaluluwa ng unang asawa ng tatay ko. Pero hindi ganoon ang nangyari. O mas tama sigurong sabihin na mas malala pa yung nangyari matapos kong ibalik yung kwintas sa puntod. Kung nung una ay kaluluwa lamang ni Katrina ang nakikita at nagiging laman ng panaginip ko, nagtaka ko nung may isa pang kaluluwa na nagpaparamdam sa akin. Isang batang babae at doon lang ito nagpaparamdam sa bahay ni Lola. Naalala ko noong nakaranas ako ng kababalaghan sa banyo. Yung batang nakita ko ay pareho sa kaluluwang gumugulo noon sa akin. Kaya naman tuwing gabi ay hindi na kami naghihiwalay pa ng higaan ni Oman. Magkatabi na lamang kami sa kama ko para wala nang matirang espasyo. Inalis na rin namin yung bakanting upuan sa kwarto at nilagyan naman ang mga unan yung kama ni Oman. Pero isang araw, pagsapit ng hating gabi, pareho kaming nalimpungata nung bigla na lamang bumukas yung pinto ng kwarto namin. Dahan-dahan lang yon at sinundan pa ng mahihinang mga yabag na parang may batang naglalakad. Dahil nakatalukbong kami ng kumot ay hindi namin nakikita kung ano ba talaga ang tila pumasok sa kwarto namin, Papa Dudut. Pero kahit na anong tago namin at pagpapatay mali siya sa nangyayaring kababalaghan sa bahay ni Lola, sinubukan pa rin ito ang tapang naming dalawa. Napabalikwas na lamang kami noong may humila sa kumot na tumataklob sa amin. Kasunod noon, may malamig kaming naramdaman sa talampakan na parabang may humawak doon. At sinundan pa yon ng paglalangit-ngit ng kama kahit na hindi naman kami gumagalaw ng mga sandaling yon. Kinabukasan ay nagmamadali na ako mag-impake ng mga gamit sa kagustuhang lisanin na ang bahay ni Lola.
ginagawa mo? Bakit nag-e-empake ka na ng mga gamit? Tita, babalik na po ako sa Rizal. Gusto ko na umuwi. Gusto mong umalis? Sige, bahala ka sa buhay mo. Pero kapag may nangyari ulit sa'yo, wala ka ng tulong na makukuha mula sa amin. Binagawa ba kayo para matigil yung nangyayari sa akin? Wala naman, di ba? Kasi nagmamatigas ka pa rin hanggang ngayon. Kahit pabindisyonan pa namin tong buong bahay, wala pa rin mangyayari kung ikaw mismo yung umaakit sa masamang espiritu. Binuksan mo yung pinto para sa kanila. Ano ba akala nyo? Dasal na lang palagi yung solusyon sa lahat ng problema? Ganun ba kalakas ang dasal para ibenta nyo sa akin ng ganyan? Oo! Makapangyarihan ang dasal. Pero hindi mo alam yon kasi hindi ka naman naniniwala. Palibhasa! Puro ka demonyohan na lang ang laman ng utak mo! Kaya tama lang siguro na guluhin ka ng masasamang espiritu. Mas mabuti pa nga kung kunin ka na rin nila! O ano? Hindi ka makapagsalita. Bakit ka umupo sa kama? Ituloy mo ang pag-iimpake mo! Akala mo ba ikaw lang yung may kakayahang sumuko? Kami rin, Brando! Lalo na ako! Sawang-sawa na ako sa katigasan ng ulo mo at ng puso mo! Huwag mong isisi sa Diyos kung bakit namatay yung mga magulang mo. Kasi hindi yun makatwiran. Nagkaganito lang naman ako kasi naramdaman ko na wala akong pwedeng kapitan. Sobrang sakit nung nawala si na mama at papa. Sinisisi ko lahat para mabawasan yung bigat na nararamdaman ko. Sa dami ba naman ang masamang tao sa mundo? Bakit sila pa? Bakit sila pa yung nawala? Hindi na natin maibabalik yung buhay ng mga magulang mo. Walang may kasalanan sa nangyari. Wala kang dapat sisihin. Ang kailangan mong gawin, tanggapin na hanggang doon na lang ang buhay nila. Lahat naman tayo darating sa puntong kailangan na rin nating magpaalam sa mga mahal natin sa buhay. Doon din ang punta nating lahat. Pero habang nandito pa tayo, simulan na nating bawasan yung bigat na dala natin. Alam kong nahihirapan ka at nasasaktan ka pa rin hanggang ngayon. Pero hindi ka naman nag-iisa. Nandito pa kami. Pwede mo kaming kapitan. Tita, sorry ah. Pasensya na kayo kung nagisakit pa ako sa ulo niyo dahil sa ugali kong to. Ay, hinihintay ko lang naman na humingi ka ng tulong sa akin eh. Hayaan mo na kami ng lola mo. May pamilya ka pa. Nandito pa kami. Ay, pag-usapan natin yung nangyayari sa'yo. Nasabi sa akin ni Oman na may nagpaparamdam pa rin sa'yo. Totoo ba yun? Opo, meron pa rin. Bakit ganun? Sa kayong matanda nakita ko sa ilog, sino ba siya? Baka may kinalaman din siya rito. Kasi alam niya na kinuha ko yung kwinta sa puntod nung Katrina. Ay, siya ang tatay ni Katrina. Siya rin yung nagbao ng kwintas sa gilid ng puntod ng anak niya. Nakausap ko siya kahapon at sinabi niya na nakita ka niya nung kinuha mo yung kwintas. Pero tita, sino yung bata? Bata? Anong bata? Bukod doon sa dating asawa ni Papa, may bata nagpapakita sa akin dito sa bahay ni Lola. Babae tita, sa CR, sa kwarto. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagpapakita sa akin. Wala na akong ibang nilapitang puntod nung pumunta tayo sa sementeryo. Kaya sigurado ko na wala akong atraso sa batang yun. Sino ba siya? Mukhang alam ko na, Brando, kung sino yung tinutukoy mo. Papa Dudot, nalaman ko kay tita na yung bata pala na nagpapakita at nagpaparamdam sa akin ay pinsan namin ni Oman. Doon daw ito mismo namatay sa bahay ni Lola. Wala naman daw itong sakit pero kinabukasan ay nakita na lamang ni na Lola na wala ng buhay sa kama na noon ay saktong tinutulugan ko. Muntik na akong mapamura nung nalaman kong may namatay na pala sa kamang ipinaggamit sa akin ni Lola. Pero dahil nangyari na yung nangyari ay hindi na lamang ako nagalit sa kanya. Pero ang hindi ko maintindihan noon ay kung bakit sa akin lang nagpapakita ang kaluluwa ng batang pinsan ko. Nagpaparamdam din naman ito kay Oman pero hindi kasing lala nang sa akin. Hanggang sa kausapin na nga ako ni Lola ng masinsinan. Pinag-usapan namin yung galit ko.
Lahat ng hinanakit ko kaya nawala ang pananampalataya ko sa Diyos. Doon sinabi ni Lola na baka raw yon ang tamang panahon para magbalik loob ako. Sabi noon ni Lola, lapitin daw ng masasamang espiritu at kung ano-ano pang elemento ang mga taong mahina ang pananampalataya. At nangyari na ngayon sa akin. Nakalimot ako o mas tamang sabihin na pinili kong makalimot dahil sa galit na itinanim ko noon. Sa unang pagkakataon ay nakinig ako kina Lola at Tita Mayet. Bago kami tumulak pabalik sa Rizal ay sumama ako sa kanila para magsimba. Sa loob ng ilang taon ay iyon lamang ang unang beses na ginawa ko yon. Doon ko napagtanto na nakagagaan pala talaga ng kalooban. Pagkatapos ng misa, sa totoo lang ay na-miss ko yung ganong pakiramdam. Bakit ganyan kumakatingin sa akin? Pinapakiramdaman lang kita kung ikaw ba talaga yung kasama namin. Baka kasi mamaya, sinanibang ka na ng ibang kaluluwa. May salty ka talaga, no? Uy, wala ah. Nakakapanibago ka lang talaga. Huwag mo na kasi banggitin. Para ka naman tanga eh. Pinapamukha mo pa kung gano'n ako kasama dati. Makadati ka naman. Eh masama ka pa rin naman kahapon. Sira. Ngayon ka lang nagsimba, di ba? Kaya ngayon pa lang yung simula ng pagiging mabait mo. Bahala ka. Isipin mo na lang yung gusto mong isipin. Basta okay na ako ngayon. Pinaalis ba naman ni Father yung masamang espiritong dumapo sa'yo eh? Kapag narinig ka ni Tita, yari ka ron. Kalalabas lang ng simbahan eh. Gumagawa ka na naman ng kasalanan. Sorry naman. Natutuwa lang kasi ako. Tsaka hindi pa rin makapaniwala na nakakasama ka na namin sa pagsimba. Tagal din nun ha. Pigat eh, malala ngayon si Satanas. Dami mong alam. Nasaan na ba si na Tita? Tagal ha. May kinakausap pa sila ni Lola. Maghintayin na lang tayo rito. Excited ka lang kumain sa labas eh. Siyempre naman. Minsan lang mangyari yun. Umay na kaya ako sa mga pagkain sa kantin dun sa pinagtatrabahuan namin. Magkakapakpak at buntot na kami ron kakakarni. Sosyal nyo nga eh. Pakarni-karni na lang. Samantalang ako, nagbabaon lang ng dilata. Minsan lang ako bumili ng lutong ulam. May karinderya ba malapit sa punerarya? Oo, oh, meron sa tapat. Talaga? Alam ko yung iniisip mo. Hindi naman totoo na sa punerarya sila kumukuha ng niluluto nila. Ano yung mga yun? Cannibal? May nabasa kasi akong ganun eh. Kaya tuwing kumakain ako sa mga karinderya, tinitingnan ko muna kung may malapit na punerarya. Running ka lang. Mas alalahanin mo kung malinis yung mga pagkain na bibili mo. Pero tol, may tanong ako. Ano na naman yan? Tungkol na naman ba sa punerarya? Medyo. Paano mo kinakayang kumain sa loob ng punerarya? Sanay na nga, di ba? Kaya kong lunukin yung kinakain ko, kahit kaharap ko pa yung mga iniimbalsa mo ko. Grabe, tibay ng sikmura mo. Hindi ko pipiliin yung ganong trabaho kung hindi kailangan. Sabi ko nga. O ano, may tatanong ka pa? Wala na, kota na ako sa mga nalaman ko sa trabaho mo. Kala ko may gusto ko pang malaman eh. Palumpalo pa naman ako sumagot. May isa pa pala akong tanong. Paano kung magka-jowa ka tapos mahal na mahal mo na pero gusto niya magpalit ka ng trabaho? Magpapalit na lang ako ng jowa hanggat maaga pa kung ganun. Mahal ko yung trabaho ko. Kaya kung hindi kayang tanggapin na magiging karelasyon ko yun, bahala siya sa buhay niya. Angas mo talaga. Kaya bilib ako sa'yo eh. Tama na yung kwentuhan. Maghanap na tayo ng makakainan. Yan yung pinakamaganda mong nasabi ngayong araw, Tita. Itsura mo pa lang kasi. Halatang gutom ka na. Saka gusto ko rin i-celebrate tong araw na to para kay Brando. Si Tita talaga oh. Hindi naman po to kailangan i-celebrate. Hayaan mo na, minsan lang naman. O man, tawagin mo na yung lola mo para makakain na tayo. Napasarap na yung pakikipagkwentuhan eh. Papa Dudot, kung hindi pa ako noon nakaranas ng kababalaghan ay hindi pa manunumbalik ang pananampalataya ko sa Diyos. Nakakatakot pala talaga kapag pinaglaruan ka ng kadiliman. Kaya naman mula noong araw na yon, hindi man ako palaging nakakasimba ay hindi naman ako nakakalimot na magdasal. Pinabindisyonan ni Lola ang bahay niya para wala ng kaluwa pang gumambala roon.
At bago kami bumalik ni Tita sa Rizal, dumaan muna kami sa sementeryo para magpaalam sa puntod ng mga magulang ko. Nang makauwi kami ay napakagaan na ng kalooban ko para kung nabunutan ng tinik sa dibdib dahil sa mga nangyari. Pero aaminin ko na hindi ko talaga makakalimutan yung nangyari sa akin noong umuwi kami sa Quezon Province. Ang huling balita ko doon sa loteng may bakanting hukay, may nakabili na raw nito at pinatabunan na yung hukay para sa safety ng bagong may-ari. Pinag-iba daw yung bahay doon at pinatayuan ng bago sa kanila pinabindisyonan. Sa ngayon ay patuloy pa rin ako nagtatrabaho sa punerarya. Pero hindi na ako kagaya ng dati na laging kontra sa mga paniniwala ni Tita. Nagkakasundo na kaming dalawa at parang anak na rin talaga ang turing niya sa akin. Kaya naramdaman ko na meron naman pala akong maituturing na pamilya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana po kahit papaano ay nakapaghatid ito ng aral sa mga nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko, Papa Dudut, at sa lahat po ng mga bumubuo ng Barangay LS. God bless po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Brando. Mga kabarangay, ang takot na nararanasan natin sa buhay ay dapat na hinaharap at hindi tinatakasan. Minsan naman, may galit tayo sa puso na kinikimkim natin ng matagal na mas nagpapabigat sa ating buhay kahit ano pang gawin natin para mapagaan ito. Pagpapatawad at pagtanggap. Yan ang natutunan ng ating sender ngayong araw at nang tuluyan na niyang natanggap na wala na ang kanyang mga magulang at walang may kasalanan sa pagkawala nila. Nanumbalik na rin ang kanyang pananampalataya na napakahalaga ngayon. Lalo na't maraming tukso sa paligid na maaaring mag-udyok sa atin na gumawa ng masama. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories No. 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio.